Mga bossing, hindi po sa akin ang ibon na ito, pero ipinagpaalam ko naman sa may-ari na gagamitin ko sa talakayan natin ngayon ang mga pictures niya at ang nangyari sa ibon niya at kung papaano ko tinulungan na masolusyonan ito. Almost 2 weeks ago, nag-PM sa akin ang may-ari ng ibon para sabihin na umitlog ang ibon na ito. Pero sa kasamaang palad, lumabas ang puwet. Ang tawag sa sitwasyong ito sa Ingles, cloacal prolapse or vent prolapse. Yun ay ang paglabas ng inner tissue sa vent ng ibon. At ang ganitong sitwasyon ay, una, delikado sa infeksyon kasi nga yung dapat nasa loob nung kaniyang puwet lumabas. At ang malalang sitwasyon na ganito, kung hindi agad maaagapan, walang ibang pwedeng puntahan kung hindi dalhin sa vet upang ibalik sa loob at lagyan ng temporary na tahi para hindi lumabas. Kung mapapansin ninyo dun sa picture, yung medyo mamula-mula dun sa puwetan nung ibon, yun yung lumabas. So ang una nating titingnan is ano ba yung mga pwedeng dahilan bakit nagkakaganito ang ibon. Ang unang pwedeng dahilan ay poor nutrition. Kasama dito yung kakulangan sa calcium sa ibon. Ikalawang dahilan yung bulate. Ikatlong pwedeng dahilan is constipation. At ikaapat na pwedeng dahilan ay diarrhea. At ikalima na pwede ay ang napuwersa yung kanyang vent. Yan yung ilan sa mga pwedeng dahilan bakit lumalabas ang puwet ng ibon. Hindi ko nga alam kung pwede ba nating ihalin tulad ang sitwasyong ito ng ibon na lumabas ang puwet dun sa almoranas pag sa tao. So ano yung itinuro ko dun sa may-ari ng ibon na gawing solusyon? Una, pinahuli ko ang ibon. At pagkatapos mahuli ang ibon, nagpakuha ako ng bulak at mainit na tubig na kung saan yung bulak ay babasain ng mainit na tubig at ang bahagi ng puwet na lumabas lilinisin at unti-unting ibabalik papasok. Pero ang paalaala ko nga dun sa may-ari ng ibon at kung sino man yung gagawa ng procedure, kinakailangang maging maingat. Dapat dahan-dahan yung pagbabalik. Kasi nga kung babalikan natin yung simula, yung ibon umitlog. So, hindi natin alam kung may laman na uling itlog. So sa pagbabalik, kung ito'y may lamang itlog, baka mapuwersa yung pagbabalik at yung itlog sa loob ng ibon baka mabasag. At pag nangyari yun, lalo ng malaking problema. So mahalaga na dahan-dahan yung pagbabalik at kinakailangang malinis din. Kaya nga sabi ko ang gamitin is bulak para maiwasan yung infection. Ganun din, kinakailangang mainit or warm water yung gagamitin. At nang maibalik na yung
puwetan sa loob, ito yung hitsura niya. So kung mapapansin ninyo, napakalaki nung butas compared sa normal. Kasi yung sa normal talagang halos wala kang makikita na butas, magkadikit yung mga balat niya. Pero dito kitang-kita mo, ang laki ng butas. So pagkatapos magawa yung procedure, ibinalik sa kulungan ulit yung ibon. Sa kasamaang palad, pagkalipas ng ilang oras, muli na namang lumabas ang puwetan ng ibon. So nang lumabas uli yung puwetan ng ibon, ano yung pinagawa ko dun sa may-ari ng ibon? Sabi ko sa kanya, muling hulihin ang ibon at ilagay na sa mas maliit na kulungan. Kasi mai-stress yung ibon kung malaki yung kulungan tapos lagi mong huhulihin. So dagdag dun sa sitwasyon niya, nalabas yung puwet niya, tapos lagi siyang huhulihin, dagdag stress. So pinalipat ko na sa mas maliit na kulungan. At the same time, yung may-ari ng ibon, pinabili ko ng dalawang bagay. Una, ang pinabili ko is hydrite. At ikalawa, pinabili ko ng Vaseline Petroleum Jelly. So, para saan yun? Ipaliliwanag ko sa inyo. Kasi napansin rin ng may-ari na halos tubig na yung ipot ng ibon. So unang-una, para dun yung hydrite, ilalagay sa tubig, isang sachet sa 250 ml na tubig upang nang sa ganun matulungan yung ibon na hindi ma-dehydrate. At the same time, patuloy na mabigyan ng karagdagang fluid ang kaniyang katawan. So ganun nga ang ginawa, ang tubig linagyan na ng hydrite, tapos pinahuli ko uli yung ibon. Ganun uli, bulak, mainit o warm water, at unti-unti, dahan-dahan ko uling pinabalik paloob, pinapasok paloob yung puwet ng ibon na lumabas. At the same time, pagkapasok at pagkalinis uli nung bahagi ng puwetan nung ibon, pinalagyan ko naman ito nung petroleum jelly. Para saan yun? Upang nang sa ganun hindi matuyo yung bahagi ng puwetan ng ibon. Kasi sa pag-uusap natin ngayon, na ipakita ko na rin sa inyo kung ano yung posibleng dahilan nung paglabas nung puwet nung ibon. Una, pwede yung pagtatae, kasi nagtatae na nga yung ibon. Ikalawa, yung puwersa nung pag-itlog. At nung siya'y umitlog, malaki ang possibility na yung balat o yung palibot nung vent niya is tuyo. So paglabas ng ibon, matinding puwersa, lalo pa tuyo ito. Kaya nga kung ano yung sukat nung itlog, nabanat mabuti yung inner tissue kasamang lumabas paglabas nung itlog. So yun naman yung purpose nung petroleum jelly, manatiling basa at hindi matuyo yung kaniyang puwetan pagkatapos maipasok nung inner tissue. At sinabi ko din dun sa may-ari ng ibon na kahit hindi na lumalabas yung puwetan, at least 2 beses sa maghapon gawin ang hot compress dun sa bahagi ng puwet ng ibon. Kung ang gamitin mo, mas maganda bulak kasi mas malinis, ilublob sa mainit na tubig, pigain, patuluin ang tubig para hindi na masyadong mainit,
maging warm na lang ito, at yun yung idikit dun sa puwitan ng ibon. At least 2 times a day. Pagkatapos ng hot compress, lagyan uli ng Vaseline yung palibot. Vaseline petroleum jelly. Sa kabutihang palad, after 2 days, maganda na at buo na ulit ang ipot nung ibon at hindi na lumabas ang kanyang puwetan. Shout out muna sa ating mga bossing na sina Miko Macaso, Andro Sibal, kay Pads Ross Erwin Pilayo at kay Leonam Iman. Okay mga bossing, sana ay muli kayong may napulot o may natutunan sa talakayan nating ito. Hindi natin idinadalangin na mangyari ito sa ibon natin, pero kung sakasakaling mangyari, alam natin yung una natin pwedeng gawin upang matulungan at masolusyunan yung sitwasyong ganito ng ating mga alaga. Muli, huwag kalilimutang i-like, mag-subscribe at share. Kung may mga katanungan o may mga topics tungkol sa Indian ringneck na gusto nyong pag-usapan natin, ilagay lang sa comment box.